Babalak na ba mag-resign sa iyong trabaho? Well, nasa tamang video ka. Dahil sa video ito, pag-uusapan natin lahat ng mga tanong patungkol sa work resignation. At for the first time ever, magkakaroon tayo ng collaboration mula mismo sa Department of Labor and Employment o DOLE. So lahat ng ating mga tanong ay sasagutin mismo Labor and Employment Officer Ma'am Pauli Andrenette Grace D. Ong. Pero kung bago ka lang sa aking YouTube channel, this is Biyahe ni Kin, your to-go HR vlogger. So gumagawa ako ng informative videos gaya na lamang nito, mga government mandated benefits at iba pa. Kaya huwag kalimutan mag-like, comment down below, at mag-subscribe para maging updated ka sa aking YouTube channel. Without further ado, tara, umpisahan na natin. Yeah, hello, hello everyone. Again, I am Pauli Ong from the Bureau of Working Conditions, your guest speaker for today's episode. What you need to know about work resignation. Once an employer resign, kailangan niya ba mag-render ng at least 30 days notice? Actually, the answer there is yes. That is actually provided under the Labor Code, specifically Article 300 of the Labor Code, kung saan sinasabi na ang employee who wants to terminate yung kanyang employment relationship with his or her employer without just cause, must serve a written notice doon sa kanyang employer as to what period. It must be at least 1 month in advance prior doon sa effective date na kanyang resignation. Okay. Bali ma'am, kailan hindi pwedeng sundin or kailan mawi-waive yung 30 days notice na resignation? The 1 month advance notice may be dispensed with kapag yung termination of employment ni employee is due to just cause. So ano ba tong just cause? Again, this is also enumerated under the Labor Code. So nandito yung serious insult by the employer or po kaya ng representative doon sa mismong empleyado. Nandiyan din yung inhumane and unbearable treatment ng employer against the employee. Nandiyan yung commission of a crime or offense against the employee or po kaya doon sa immediate family member nitong si employee. At lastly, other causes na analogous doon sa tatlong sinabi ko. Oh, pero ma'am, kung just in case mag-resign si employee dahil doon sa nabanggit mong tatlo, pwede ba siyang maghabol ng, let us say, separation pay para sasabihin niya na ito ay dahil na-force resign siya dahil doon sa ginagawa na kanyang employer? Not necessarily separation pay. Kasi again, pagbabalikan natin kung ano ba ang definition ng separation pay, this is granted to employees terminated due to authorized cause. Itong authorized cause, ito yung mga cases where the employer has to terminate the service of the employee. Itong case na pinag-uusapan naman natin ay termination of employment na initiated by the employee. Pero perhaps the proper case for this ay pwedeng mag-file siya ng, kunyari, for inhuman and unbearable treatment, pwede siyang mag-file ng constructive dismissal, pero iba po yung matatanggap niya, hindi po separation pay. Okay. So yung court po yung magdadetermine kung magkano po or ano po yung kanyang matatanggap. Yes po. Okay. So ito naman po ay question from the side of the employer. Ano yung mangyayari kay employee just in case hindi siya nag-render ng 30 days notice? May mga karamihan kasi ngayon sa mga generation ngayon na hindi talaga nag-render ng 30 days notice. Employed pa sila, nag-ano na sila ng trabaho. Then once na-employed, automatic mag-aawol na or hindi na mag-render ng 30 days notice. Ano po yung violation noon ni employee naman? Yun. Again, makikita rin yung sagot natin dito sa Labor Code. Nakalagay dito na kapag hindi daw po inobserbahan ni employee yung 1 month in advance notice requirement, the employee may be held liable for damages. So walang specific na ano ma'am na kung ano yung damages doon. For example, walang tatao sa store. For example, isang sales personnel, walang tatao sa store kasi mag-isa lang siya doon. So ibig sabihin walang benta, may ano, pasok ba yun sa damages, considered as damages? Atong damages, actually, legal term po tong damages na to.
Perhaps you can check na lang po later kung ano ba yung legal definition of damages. This is under the Civil Code of the Philippines. So meron tayo tinatawag na moral damages, exemplary damages, nominal damages. Maraming klase to. So it is the labor arbiter who determines kung ano magkano ba yung extent ng damages kung saan si employee will be held liable of. Okay, sige ba. So, hindi to yung damages na yung regular definition ng damages. Saka damages na literal. Okay. Okay. So, another question is, can I verbally resign? Pag verbal, clearly hindi. Kasi nakalagay sa labor code, must serve a written notice. Pag via chat, we also have to check, ano ba yung company policy ng company pagdating sa pag-serve ng written notice. And do you think it is proper that the notice be sent through messenger when it is not the proper way of forcing through yung ating mga communications with our management? So okay, dapat yung written notice must be served to the company doon sa proper means din po ng pagbibigay ng notice sa kumpanya. Then dapat po may signature. Okay, name not necessary is not ayos naman po. Kasi baka naman mamaya, protection din naman yun sa part ni employee kasi baka man naman mamaya, meron siyang kaaway tapos ginawan lang siya ng resignation letter ng colleague niya, diba? Tapos walang pirma. Tapos inaccept naman ng employer. Ayun. So, syempre, dapat meron ding signature. So, there is no standard format naman kung ano ba dapat yung content ng resignation letter. Pero ideally, dapat may signature. Kasi yun yung pwedeng makakapagpatunay na siya talaga yung nag-compose ng resignation letter, lalo na ngayon na tinatype na lang naman, printed na yung mga letters, diba? Hindi naman na handwritten. So, yung signature is one of the means para ma-verify kung siya ba yung talagang nag-draft or nag-submit nitong resignation letter. Okay. For the next question, can my employer refuse to accept my resignation? As to refusal ng resignation, hindi naman natin, ang resignation hindi to subject for approval. So very clear din naman sa labor code na ang nare-require lang naman ng labor code for para ma-terminate yung employment relationship ng employee dun sa kanyang employer is for him or her to serve yung kanyang written notice. So sabi, serve written notice. Hindi naman sinabi ng labor code na kailangan ma-serve yung written notice at i-approve din ng employer. So it would suffice na basta na i-file niya ng tama yung kanyang notice of resignation with the company. Okay. For the next question, my company requires me to look for my replacement. HR po ata itong ano na to, nag-send ng question. My company requires me to look for my replacement before I leave. Am I legally bound to do so? Hindi obligation ng resigning employee to look for his or her replacement. So, di ba meron tayong 30-day notice before the effective date ng resignation? Ito na rin yung time for the company to look for the replacement nitong resigning employee. Pero hindi ito obligation ng resigning employee. Okay. Just a follow-up question, ma'am. For example, hindi nakahanap si employer ng replacement employee. Possible ba na ma-extend yung 30 days para makapag-turn pwedeng over early? Pwedeng ma-extend yung 30 days kung papayag si employee. Okay. Pero, opo. So, hindi ba possible na ma-hold yung ano niya since hindi naman siya wala naman siyang turnover na nangyari? Ang turnover naman not necessarily dun sa kapalit eh. Pwedeng turnover kung sino yung appropriate person na pwede niyang mapag-endorsahan ng kanyang trabaho. Next question po, my company did not formally receive my notice. Can they move the effectivity date of my resignation? So, ang case kasi na ata na to, ma'am, it's either in-email niya lang, then hindi daw na-receive. So, paano yun? Pag ganong case. Ayun. Kasi yung sa email, tingnan din natin, kanino ba niya in-email? Tsaka, email ba yung proper or yung tamang channel para i-file or i-submit yung kanyang notice of resignation? Kasi baka naman meron siyang company policy na for resignation, it must be
personally submitted or filed with the company's HR. So, mahirap din sagutin kung ano ba siya, kung which is which. Kasi ang kinakailangan lang naman is yung proof na siya ay nag-serve ng kanyang notice of resignation. So, dun sa proof of notice of resignation, kung physically niya yan sinubmit, yung stamp receipt ng company. Para mapilang din kung tama ba yung counting niya nung kanyang 30 days na, or rather 1 month in advance notice para sa effective date ng kanyang resignation. Pero if the company allows naman yung true email na notice of resignation, tapos wala namang naging response acknowledging receipt ng kanyang email, then pwede naman siyang mag-follow up. Diba? Okay. Ayan, we can exhaust all modes of communication para ma-acknowledge yung pinadala natin dun sa person na yon. So, kung different... walang receipt... Sige, ma'am. Ayan, so, kung walang receipt or hindi in-acknowledge yung receipt ng email, siguro, mag-isip-isip din sa employee, pwede rin naman niya ipareceive physically. Okay. Ayan, or in person. So, another question po, itong sa employee na to, 20 years na sa company, then nag-decide siyang mag-resign. Sa dole po, anong lang yung ma-receive niya? Ayun. So, kapag ang employee ay nag-resign, ang matatanggap niya ay yung tinatawag nating ang last pay. Ano ba yung last pay? So, ito, among the components ng last pay, ito yung kanyang sahod sa last payroll period na hindi pa niya natatanggap, yung kanyang proportionate 13th month pay, yung cash conversion ng kanyang unused leave credit. So, nandyan din yung kung siya ay of retirable age, yung kanyang retirement pay. At syempre, nandyan din yung excess ng tax withheld sa kanya. So, as to the components ng last pay, again, makikita po natin to sa Labor Advisory Number 6 Series of 2020. Pero, kadalasan, ito naman yung components ng last pay na matatanggap ng mga empleyadong nag-resign. Okay. Next question po, can I resign while on sick leave or maternity leave? Yes naman po. Pwede pong mag-resign even if the employee is on sick leave or maternity leave. Kasi ano naman yun eh, it is the decision ng employee kung gusto niyang ipagpatuloy yung kanyang employment. Pero syempre, the employee must also observe ano ba yung due process para kanyang ma-terminate yung kanyang employment with the company. Up next, masasagot ang mga tanong kung kailan nga ba dapat ibigay or i-release ang iyong Certificate of Employment at ang iyong last pay. Pangalawa, posible nga ba na maglagay ng remarks or comments ang iyong employer sa iyong Certificate of Employment? At ang panghuli, paano nga ba mag-file ng complaint ngayon sa Department of Labor and Employment? Kaya pinutin lamang ang next para sa susunod na video.